bata. Ngayon ay pag-aaralan natin ang iba't ibang bahagi ng makinang lipadyak at ang mga gamit ng bawat isang bahagi nito. Pero bago natin ito simulan, ay alamin muna natin ang pinagmulan o kung sino ang nag-imbento ng makinang lipadyak. Okay po? Narito ang ating pamantayan sa pagkatuto. Una, nakakagamit ng makina at kamay sa pagbuo ng mga kagamitang pambahay. Pangalawa, natutukoy ang mga bahagi ng makinang lipadyak. Maikling pagpapakilala ng ating aralin, ang pinagmulan ng makinang lipadyak. Ang makinang panahian ay naimbento noong 1846 ni Elias Howe at lalo itong pinagbuti ni Isaac Merritt noong 1851. Ang pagkakaimbento ng makina ay isang malaking hakbang upang mapabuti at mapabilis ang gawaing pananahi. Kumpara sa pananahi, gamit ang kamay, mas makakatipid ng oras, pagod at salapi kung mananahi sa makina. Makakatiyak pa na matibay at maayos ang pagkakatahi ng ating kasuotan o kagamitan. May iba't ibang pamamaraan sa paggamit ng makina. Maaari itong panahian, gamit ang kamay o kuryente. Ano man ang uri ng makinang gagamitin, ang mahalaga ay maayos at masinop ang magbibigay nitong serbisyo. Narito ang mga makinang panahian na naimbento ni Elias Howe and Isaac Merritt. At narito naman ang mga makabagong makinang dipedal o dipadyak. Ngayon ay isa-isahin na natin ang mga bahagi ng makinang lipadyak. Cabinet o kahon. Dito itinatago ang ulo o katawan ng makina. Meron din itong maliit na kahon para sa mga sinulid, gunting at iba pang kagamitan sa pananahi. Ulo. Ito naman ang buong makinang pananahi. Binubuo ito ng maliliit na bahagi upang ang makina ay umandar. Bed o kama. Ito ay patungan ng mga tela na tatahiin. Spool pin, ito ay pinaglalagyan ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Balance wheel, ito ay nagpapaandar o nagpapahinto sa makina katulong ang gulong sa ilalim. Bobbin winder, pinaglalagyan ito ng bobina upang makapag-ikid ng sinulid. Bobina at bobbin case, pinaglalagyan ito ng sinulid sa ilalim ng makina. Shuttle, ito ay pinaglalagyan ng bobina sa ilalim ng makina. Belt o korea, kulindang, ito ang nagdurugtong sa maliit na gulong sa ibabaw at sa malaking gulong sa ilalim ng makina. Thread guide, binubuo ito ng tatlong kalawit na pumapatnubay sa sinulid mula sa spool pin hanggang sa karayom. Narito ang paraan kung paano ikinakabit ang sinulid gamit ang gabay o thread guide patungo sa karayom. Presser foot, bahagi ito ng makina na pumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi. Presser lifter, ito ang nagtataas o nagbababa ng presser foot. Feed dog, o ngipin ng makina, nasa ilalim ito ng presser foot na naguusod ng tela habang tinatahi ito. Needle bar, pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Throat plate, ito ang platong metal na nasa ilalim ng karayom. Slide plate, ito ay takip na metal na maaaring buksan upang maalis o mapalitan ang bobina. Stitch regulator, bahagi ito na nasa ibaba ng ikutan ng sinulid sa bobina na nag-aayos ng haba o ikli ng mga tahi. Tension regulator, ito ang bahagi nagluluwag o naghihigpit ng tahi.
Band wheel, ito ang malaking gulong na nakikita sa gawing kanan ng makina sa ilalim ng cabinet. Ito ang pinagkakabitan ng kulindang at nagpapaikot ng balance wheel. Treadle, tapakan o pedal, ito ang pinapatungan ng mga paa upang patakbuhin ang makina. Needle clamp, ito ang nagsisilbing kabitan ng karayom. Ngayon mga bata, alamin naman natin kung ano ang inyong natutunan. Panuto, isa-isang kilalanin ang bawat bahagi ng makinang dipadyak sa bawat larawan na inyong makikita. Maraming salamat mga bata na may marami kayo natutunan tungkol sa iba't ibang bahagi ng makinang dipadyak.